Hi guys! Another lecture video naman tayo related to earthworks, no? So, similar to the previous example, itong example natin ngayon, class, ay may binigay na cross-section notes sa two ends ng ating cut. Okay? So, basahin ko lang formally itong problem natin, situation number 20. Given the cross-sectional notes of station A and B, so for station A, that is 10 plus 0, 40, and yung station B is 10 plus 0, 60. So later, i-interpret na lang natin to, no? For number 89, ang tanong is the side slope of the cross-section. Number 90, compute the width of the base, and number 91, compute the volume between A and B using end area method with prismoidal correction. Okay? So, dito class, halata naman na yung station A saka yung station B based from the given stationing, they are 20 meters apart. Diba? So, yung distance sa kanilang dalawa ay 20 meters. For number 89, ang tinatanong is the side slope. So, yung side slope class, kung magdo-drawing ka ng cross-section note, halimbawa, no? Halimbawa, ito yung cross-section note natin. Wait lang. Ayan, no? Pag sinabi nating side slope, ito yan, yung sa gilid, no? So, ito yung left side slope, tapos ito yung right side slope. Kaya nga, kahit pa paano, ido-drawing pa rin natin to. For number 90 naman, yung width of the base that refers to this one, no? So, yung width nito. And yung number 91 is the volume between them using the end area method with prismoidal correction. Ito, yung discussion nito, alam nyo yung mahaba-haba, no? But, let's start muna to number 89 and number 90. Okay? So, sa paghanap class ng cross-section notes live, ng side slope at the same time ng width, bahala ka kung alin dito sa dalawa yung i-consider nyo, no? It's up to you. Kasi, kahit alin naman dyan class, ang gamitin nyo, ma-obtain nyo yung tamang sagot. Okay? So, it's up to you. What station do you like? Siguro ako, gagamitin ko yung station A, no? So, kung i-consider natin yung station A, ang gagawin natin, class, is of course to draw the cross-section note. Starting from this, alam nyo nang ibig sabihin yan. At center, 2 meter up, 9.5 meter to the left, 3-0, while 11, 4 meter up. Okay? So, yun yung interpretation niyan. I-drawing lang natin yun, class, no? Para at least may guide tayo. Okay. So, ngayon, yung center nga natin is may distance na 2 meter. So, siguro ilagay natin siya dito as 2 meter. Tapos, kung i-consider natin yung left, that is 9.5 meter daw. So, ito siya. And yung cut niya, according to the problem, is 3 meters, no? Lastly, yung nandito naman class sa kanan is 11 meters. So, let's say ito siya, 11 meters. And according sa problem, 4 meters naman daw yun. Okay? So, 4 meters. Of course, kailangan natin i-consider yung width ng kalsada dito sa baba. So, let's say this is the width of the roadway and tawagin natin yan dito, both S, no? Para at least, yung width is simply 2S lang naman yan. But for consistency, tawagin ko muna yun as S. I-connect natin yung mga points, no? Para at least makagawa tayo
ng proper na cross-section notes. So, ito yung magiging shape ng cut sa station A. Okay? So, of course, class, ang mangyayari dito, kailangan muna natin mahanap both the side slope at the same time the width of the roadway. So, dito, this will be 9.5 minus S, and dito sa kabila, 11 minus S. Eh, di ba, yung goal natin, so ito yung side slope natin sa kaliwa, ito yung side slope natin sa kanan. So, therefore, side slope sa left is equal to side slope sa right. Bahala ka kung ang gagamitin mo sa side slope is horizontal or vertical. Pero ako, I prefer horizontal. So, for the left, the side slope is equal to 9.5 minus S over 3 meter, diba? Horizontal to vertical. And the side slope for the right is 11 minus S over 4 meter. Again, it doesn't matter, no? It really doesn't matter kung gusto nyong baliktarin. So, therefore, the value of S here will be equal to, you can just perform shift solve na lang, no? Or cross multiplication. Bahala ka, decision nyo kung paano, okay? So, ang sagot dito sa S ay 5 meter. Kaya lang, hindi pa naman yan yung sagot for the width of the roadway. Kasi, syempre, the total width of the roadway will be equal to 2S, okay? So, we can conclude that the width of the roadway is equal to twice ng 5 meter, edi magiging 10 meter. So, yun yung sagot sa number 90. Okay? Yung number 90, yung una nating nasagutan. Proceed tayo sa number 89. Yung tinatanong is the side slope, so which is ito. Bahala ka kung ano yung gusto mong gamitin dyan, no? Kung sa kaliwa or sa kanan. So, solve for side slope. Usually naman talaga, mas malaki yung horizontal class, no? Mas malaki yung number sa horizontal. So, therefore, the side slope is horizontal over vertical. So, the horizontal distance, halimbawa, no? Kung ang gagamitin natin, itong sa kaliwa is 9.5 minus S na 5 over 3 meter. So, this will be 1.5 is to 1. Or 1.5 is to 1. So, ito na yung sagot natin for the side slope. Again, I just choose the left one. But if you prefer the right one, pwede naman, di ba? 11 minus 5 over 4. So, that is 1.5 is to 1 then. Or 1.5 to 1. No? So, bahala ka kung ang trip mo ay yung kaliwa or kanan. Kasi, parehas mo din naman mahahanap yung tamang sagot. Okay? So, this will be the answer in number 89. Okay? So, lastly, ang gagawin ko na lang class is to solve the volume between A and B using end area method with prismoidal correction, no? By the way, sinid kong yun na yung sagot. In the last example, I presented two methods kung nakikita nyo ngayon sa screen. So, yung unang method is yung end area method with prismoidal correction. And yung other method is yung gagamitin mo lang yung prismoidal formula. Okay? You can choose both, but for the purpose na makatipid lang ako ng time for this problem, ito na lang yung gagamitin ko, class, no? I will solve the volume of the, ano, yung volume nga ng excavation or ng fill using the end area method with prismoidal correction. Okay? So, ngayon, class, gagamitin ko na siya. Numberan na nga natin as number 92. Ang gagawin ko, isulat ko muna yung stationing or yung cross-section notes sa station A. Tapos, hahanapin natin yung area. Okay, sa station A, take note na yung note natin ay 9.5 over
positive 3, then 0, tapos positive 2, then 11, positive 4. Then ilagay natin yung kalahati ng width ng kalsada, which is 5 meter, di ba? Yung width ng kalsada natin class ay 5 meters. Meanwhile, sa station B, yung cross-section note ay 6.5 over positive 1, no? Positive 1, then 0, positive 1.2, tapos 8, positive 2.0. Okay? So, ayan na yung ating cross-section notes. Then, ilagay ko ulit dito yung 5. Di ba nga, nilalagay ko yung 5 dyan para nga mas madali mahanap yung area. So, yung magiging area dito kay A is equal to i1/2. Gawin lang natin yung process na naituro ko sa previous video class. Di ba? So, yung 2, ito siya. Then, imumultiply mo siya ng sum ng 9.5 and 11. So, that is 2, 9.5 plus 11. Plus, of course, yung 5 natin, di ba? So, this is 5. Syempre, alam nyo na ang mangyayari, magiging 3 plus 4. Okay? So, 3 plus 4. So, ang sagot natin dito for the area at A, 1/2 ng 2, 9.5 plus 11 plus 5, 3 plus 4. 38 square meter. Tapos, hanapin ko na class yung C1. Yung C1 class o yung CA, kasi kailangan natin to, no, pagdating sa end area correction, no, kung itaas ko lang. Itong prismoidal correction, meron tayong formula na L over 12, tapos C1 minus C2, D1 minus D2. Yung mas comprehensive nga na discussion nito ay nandoon sa previous video. Okay? So, ngayon, yung C1 lang naman dito class, ang magiging value is yung sum nitong 9.5 saka nitong 11. Okay? So, 9.5 plus 11, so that is 20.5 meter. Okay? Yes, that is correct. And lastly, yung D1, 'di ba? Yung D1, ito lang naman 'yan, yung height ng cut. So 2 meters 'yan. So proceed tayo for station B. Sa station B naman, yung area ng B, same logic yung gagawin natin. 1/2 tapos ito nga yung 1.2, mumultiply mo sa sum ng 6.5 saka ng 8. Okay? Plus, yung ating 5, imumultiply mo sa sum ng 1 saka ng 2. So, this will be the area at B. Yung ibang mga solution kasi dinodrawing pa nila to eh, yung mga cross-section note, which is mahirap na yon, kaya wag nyo na siyang i-drawing. Ang sagot natin ay equal sa 16.2 square meters. Okay? Tapos, yung ating ano, C1, which is yung CB na, ang gagawin natin doon class is i-add mo lang itong dalawa, left and right. So, 6.5 plus 8. Okay? Kaya ang sagot ay 14.5 meter. And yung D sub 2, sorry, hindi na pala siya C sub 1, no? C sub 2 na. So, yung D sub 2, ito lang na height, na 1.20 meters. So, ayan. Meron ka ng area, C sub 1 and C sub 2. So, ang unang gagawin natin is to compute for the volume using end area, which is literal, na 1/2 ng area sub A plus area sub B multiplied by the length. Yung length dito, take note, is 20 meters nga. Kasi nga, nasabi dito na yung distance sa pagitan ng dalawa ay 20 meters. Okay? So, substitute nyo lang siya. The answer is 1/2 ng 38 plus 16.2. Ayusin ko lang yung pagkasulat ko. Tapos, 20.
Kaya ang sagot ay 542 cubic meters. So proceed tayo for the formula ng prismoidal correction. So the prismoidal correction is L over 12 C sub 1 minus C sub 2 D sub 1 minus D sub 2. So therefore ang sagot is 20 over 12. Ang C sub 1 nga is 20.5 minus 14.5. Ang D sub 1 is 2 minus 1.2. Okay? So, pag kinumpute natin yan, ang sagot ay 8 cubic meter. So, lastly, of course, yung magiging volume na natin dito is equal to the end area volume minus the prismoidal correction. So, in this case, 542 minus 8, so that is equal to 534 cubic meters, no? So, yun na po, class, yung sagot natin for number 91. So, this is the volume of the cut using end area method with prismoidal correction. So, you may use the prismoidal method, yung may middle area pa. Wala naman sa inyo nun pumipigil. And observe na makakahanap ka pa rin ng exactly the same answer. Okay? So, dito na natatapos itong lecture video natin for this situation number 20. So, di ba napakadali lang naman ng mga cross-section notes. So, thank you so much no for listening and watching. And I hope nga may natutunan kayo dito. So, ingat kayong lahat.